Ayun, sana bukod sa nag-enjoy kayo, eh, talagang ako kanina nag-enjoy, but at the same time parang nayanig yung daigdig ko kasi first time ko din tong mapanood. So yun, sana ay pakalat ninyo na nakakayanig talaga itong pelikulang ito. Exactly. Any other questions? Ito, pinasara sa akin yung mic. Oo. Yeah, of course. Hindi, kasi parang first time mapanood nung tatlo ba? Parang kasi Miso pa lang nakapanood eh, di ba? Hello po niyo, Laura. Oo, gusto ko muna ng... Napanood ko kasi Taiwan. Ay, oo nga, nag-Taiwan nga pala siya. Yun, so gusto kong... Ano yung... Gusto kong malaman yung unang reaction niyo talaga when you first saw it. Ikaw, Koy, tapos si Miguel at si ano, Elora. Ako, halo-halong emosyon eh. Kasi syempre, ang saya kasi kundi dahil sa pelikulang to, tsaka pagtitiwala sa akin, nawapunta ang Taiwan eh. First time ko maka-attend ng film festival. Hindi lang basta film festival, malaking film festival din talaga. First time ko rin sa Taiwan. First time ko mapapanood. First time ko mapanood kasama pa yung ate ko kasi binitbit ko yung ate ko sa Taiwan. So kabado, sama-sama, may pa Q&A pa doon. So ano ba to? Ano, saan ba ako magpo-focus? Hindi ko alam eh. Opo, si Miss Uge na nanood din talaga sa isang screening sa Taiwan pa mismo. So alam yun, halo-halo talaga yung pakiramdam. Pero kung tatanungin ako yung pakiramdam ko after ng film, happy ako, sobrang proud ako na maging parte nitong pelikula na to at pinagkatiwala sa akin ng Edio First. Abang buhay ko na dadalhin yun eh. Kasi nandiyan na yan, ma-immortalize na yung pelikula yan. Kung saan man mapanood, kahit yung director's cut, sana mapanood, no? Kung saan man yung maipalabas sa pagdating ng panahon. At yun, iba pa rin yung feeling. Nung napanood ko tong cut na to, kasi ang dami ko rin scenes na hindi napanood doon sa unang cut na wala doon sa napanood ko nung una. Ah, may mga interest. Oo. Pero kung sa reception sa Taiwan, Koy, ng mga foreigners? Actually, happy sila. Tsaka tumatawa din sila dun sa mga ibang eksena. And after nung film, para akong artista rin talaga naman dun sa... Na-feel mo? Oo, na-feel ko naman. Ganun pala yung feeling. Ganun. Natuwa sila. Parang nagalingan naman sila sa pagkakagawa. Wow. So, sobrang na-proud ako. So, totoo lang. Wow, congrats. Si Miggy, ano yung initial reaction mo kanina? Nung mapanood mo na siya? Lagi naman po ako overwhelmed eh. And kahit sang hanggulo or ako naman ginagawa ko. Tsaka dagdag ko lang din, sobrang na-proud ako sa'yo nung first time mapanood yung guitar scene sa Taiwan. Oh, parang... Ba't hirap na hirap pa siya doon nung sinushoot? Naitawid naman eh, oo. Sobrang kabado and excited at the same time. Hindi rin ako makatulog kagabi. Na ito na, like may meron muna kami screening na mapanood bukod sa opening film sa April 12. Well, overwhelmed na po talaga ako, sobrang ayan, 'di ba? Out of words ako. Well, ayun, siguro mas more of recall po siguro na oh, yun nga po may mga ayun pala yung ginawa namin kasi basically some of the parts of it I don't really remember na kasi nga it's 2021 pa. But I'm excited to watch it again. Siguro pag napanood ko ulit doon ako makakapag-reflect ng mas maayos ko siguro. But I'm really happy. Yeah, for sure. That's for sure. Ikaw, Miss Elora. And katulad ng sinabi ko kanina, nayanig ako. But not in a bad way. Actually, nayanig ako in a very good way. Para akong nagising ulit. Parang nakakagising siya eh. Kung ano mang gising yon. Pero, I'm very proud. I'm very proud of it. And at the same time, katulad ni Miggy, marami na nga din akong nakalimutan na, ay, ginawa pala namin yun. Ginawa ko pala yun. Mga ganon. So, nakakaaliw siyang makita na yun pala yung mga pinagagawa namin. Kasi sobrang nag-enjoy kami during the shoot. Sobrang gaan ng mga kasama namin. Sobrang gaan ng isa. Kahit na ganon kabigat ng pelikula, ang saya ng lahat. So, 'di ba? So, ganyan pa siya kabigat. Oh my god. So, 'yan. Where was that? Location. Buso-buso. Buso-buso. Ate Polo. Ikaw, Miss Sue, sa Toronto mo ba first time na panood? Yes. What was your reaction? At kamusta rin yung reception doon? Maganda. Okay naman yung reaction. Both ano siya eh, walang gitna na reaction. Dulo-dulo, no? Which actually we talked about it ni Najuna tsaka ni Elmer na
hindi siya surprising. Which sa akin naman, na-appreciate ko na ganun kasi ibig sabihin, tumatawid siya ng mga kultura. Diba? Kumbaga nahahamig, nahahagip yung sensibility ng kung anong sitwasyon ng mga Pilipino, 'di ba? So anyways, reaction yung totoo, the first time ko na panood sa Toronto, buti kasama ko sina June. Kasi may pagmamanhid talaga eh. Oo, eh, kasi ewan ko kung nangyayari sa inyo o nangyayari ito sa inyo. May ginawa sa memory ko yung lockdown eh. Alam mo yung parang may mga hindi totoong nangyari. So 2021 namin to shoot, 'di ba? Napanood ko 2023. As in, parang may mga nabura kasi sa memory ko. Tapos nung napapanood ko na, yung shock boogie talaga yung buong sistema ko na, ano nangyari pala to? Tapos may nakadikit, katuloy nangyayari kay Mix, may nakadikit na memories eh. So sumasabay siya, tumatakbo siya. Habang napapanood mo yung pelikula, tumatakbo din yung memory mo na pang personal. At the same time, nakikita mo yung binuo yung ginawa niya. Totoo yung sinabi ni Elore. Ang bigat pala nung pelikula. Yun, ang bigat pala nung pelikula after having watched it the first time. So, ang bigat pala niya. Pero ang saya kasi namin eh, nung ginagawa eh. Hindi mo siya talaga mararamdaman na walang clue na ganito siya. pero, after the screening in Toronto, may isang naiwan talaga ng pakiramdam sa akin na ayokong bitawan. May kakampi pala ako. Ayun no. Yung mga kakampi ko, nakabuo kami ng ganyang pelikula. So all the more nakaka-encourage at saka nakaka-remind na ano, tapangan pa natin, hindi tayo pwede magpasiil kasi wala eh, tayo mag-aalaga sa isa't isa eh. Diba? Bilang lipunan, bilang kultura. So personally, this film is a good reminder of that. Nice. Ang ganda ng mga dialogue ni Miss Su, no?